So mayroon tayong sample o itong mga itlog na to, no, ay galing to sa incubator ko na naman. So ipapakita ko lang sa inyo yung palatandaan kung patay na o hindi pa yung itlog na nakasalang sa incubator nyo. So gayahin nyo lang ako, tandaan nyo kung ano yung makikita nyo dito, no? So tignan nyo. Kuli sa ating YouTube channel, no, mga guys, no. At kung bago ka pa lang at hindi mo pa ako kilala at naligaw ka dito sa channel ko, ako nga po pala si Randy Bo Morales na taga Palawan, no, na nagtuturo, no, kung paano magpapisa ng mga itlog, no, ng itlog ng itik at itlog ng manok. Huwag lang po yung itlog nyo, no, ay hindi ko tinuturo yan, no. Pero dito sa video na to, i-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano magsilaw ng patay na itlog. At wow, saka huwag natin puntahan ang topic natin. I-shoutout ko lang po yung kaibigan ko na sikat at magaling magpapisa, no, na veterano. Wow. Alam nyo ba kung kilala nyo ba kung sino siya? Baka naligaw kayo sa channel niya. Puntahan nyo siya at pasyalan nyo yung channel niya. Napakaraming tips talaga na humahagupit doon sa kanya, no. Napakagaling na tao, napakabait, no. Taga-Davao siya, no. Welcome natin sa channel natin kasi yung kaibigan natin, tayo yung mga tao na mahilig tumulong diyan sa mga mabait na tao na nagsusuporta rin sa channel natin, nagsusuporta sa farmers, sa farming na hanap buhay. Ito siya, no? Guys, kumusta po kayong lahat diyan? Ako nga pala si Leo Songkip sa Itik Farming Davao. Yun po yung bahay ko, ang Itik Farming Davao. Ako po ang kaibigan ni Randy Bo. Wow. Kasama po ko po siya sa pagpalaganap sa itik industriya dito po sa ating bansa. Ang layunin po namin ay makatulong po sa maggustong mag-start ng industry nito, lalo na sa pag-iitikan at saka yung mga OFW natin nga gustong magpaturo. Guys, ang aking bahay, ang Itik Farming Davao, maaari nyo din pong bisitahin. Doon nyo makikita ang aking mga nagawang mga incubators. Doon po yung mga itikan natin. Wow! Nati-feature natin, meron po tayong itikan. At dito sa likod ko po, ito yung about to hatch na naka 3,000 eggs po tayo. So dito nyo malalaman po karugtong po sa mga videos ni Randy Bo. So yun po, maraming salamat po sa inyo at lalo na kay Randy Bo Morales. God bless Randy Bo. Rin yung puntahan yung channel niya at subscribe nyo rin siya para mabisita nyo kung gaano karami siya magpapisa. Volume po yan siya. Napakabait na tao yan at masipag magsagot ng mga tanong nyo. So puntahan natin yung topic natin this video, kung paano mo malaman pagpatay na ang sisyo sa loob ng egg at saka ang balut Pinoy. No, ipapakita ko po sa inyo. Where we go? Punta na natin. Let's go! Ganito po yan. Oh. May flashlight po ako dito. No, may flashlight po ako dito. Kung mapapansin nyo, bagong flashlight na naman yan. Binili ko na naman yan. Ang problema, hindi ko lang alam kung gaano kalakas. Malakas lang yata yung kain ng kuryente. Hindi ko alam. So, ito, no, umpisa natin. Panuorin mo hanggang matapos yung video na to. Kasi itong video na to, baka mangyari to sa'yo. Mangyari dyan sa incubator mo. Eh, at least alam mo na na yung itlog na yon ay hindi napipisa. Wow. At yon ay paasa na lang. So, ito, tignan nyo po. Oh. Titignan natin, no. Papailawin natin yung flashlight. Bali, oh, wah! No? Dinulat ko lang po kayo. Ah, ito. Kung flashlight po na ganitong karamihan nyo, hawakan nyo yung dulo, pigilan nyo po, no? Para yung ilaw buo, no? So, ilapit nyo po. So, kung mapapansin nyo po, no? Mapapansin nyo po, may dilaw. Guys, take note guys, pag may nakita nyo may dilaw na sa panabi, tulad nito, yan guys, ay patay na. Kung mapapansin nyo, maitim na siya doon guys, no? Maitim na sa loob, malaki na yung sisyo. So unang tingin mo pa lang guys, yung ear pocket malaki. Nasabi ko po sa mga video ko yan, no? Yung ear pocket, malaki na po yung ear pocket. At tapos, basta once na makita mong may dilaw, guys, ibig sabihin yung itlog na yan guys, iwala. O tingnan nyo guys, may dilaw na siya dito sa tabi. So ibig sabihin guys, yung itlog na yan guys, eh patay na yung sisyo sa loob. No, patay na yung sisyo kasi yung dilaw na yan, ibig sabihin yung tubig niya ay kumalat na. So hindi na siya buhay, no? So ayan po ang tips ko
para malaman mo po na yung itlog po ay patay na, no? So ilabas mo na siya, kasi in case na hindi mo ilabas yan, magkahawa-hawa sa loob ng incubator, no? Pag nakita mong ganito, ilabas mo na kagad siya. So tignan pa natin yung iba para mas malinaw po sa inyo. Ito po guys, oh. Ayan, napakalinaw po yan, oh. Guys, yung mga dilaw na yan sa panabi, pag may ganyan kayo makita, no? Pag nakita nyo sa air pocket na may dilaw na sa tabi, maniwala ka sa akin guys, no? Patay na yan, no? Kahit na medyo maligam-gam pa ang paghawak mo, medyo maligam-gam pa ang paghawak mo sa itlog, eh, pero pag ganyan nakita mo guys, ibig sabihin guys, patay na yung sisyo niyan, no? Meron ako mga ilang dito na pakita ko lang talaga sa inyo, sample yan tulad niyan guys, ibig sabihin patay na guys, no? Patay na po yung itlog sa loob, no? So ito guys, itlog pa lang ito. Itlog pa lang to siya, nakasalang siya ng ilang araw. So ibig sabihin, magdidibilo pa lang sana siya. Normally ito ay 7 days. Problema lang guys, pag sinilip mo guys, yung dilaw guys, sumabog na siya. Sumabog naman yung dilaw. Ang problema lang guys, medyo may nakita na, makita kagad ka na umitim, no? Umitim siya guys, eh, oh. Nakikita nyo ba, may umitim na siya. Take note guys, pag may umitim siya at may makita nyo basag, may basag po yan, eh. Tignan natin, ha. May basag po siya guys, eh. May crack siya, kumbaga may crack, hindi man natin makita sa kagandahan ng camera natin. Ayan, may crack siya guys. Huwag nyo nang isama yung may crack guys, no? Pwede yan, pero kung lagyan nyo ng kandila, kung kandila tulad dito guys, no? Kasabay niya rin yun guys, ang problema guys, umitim na. So ibig sabihin, ito guys, medyo nalapit ko sa ilaw, nalapit ko doon sa ilaw ng ng bulb ng incubator ko, eh ang sign nito guys, namatay or papunta siya sa luto, no? Nagsobra yung init, no? Kaya nga guys, dapat alam niyo rin yung temperature, dapat pinapanood niyo yung ibang channel, yung iba kong video diyan, para malaman niyo talaga o masundan niyo kung ano talaga yung tamang temperatura ng mga incubator niyo, no? Kasi ito guys, wala na yan. So ibig sabihin nito guys, ang pinabang nito, ibinta niyo na lang ng balot. Siya ay balot Pinoy na siya. Balot Pinoy din yan, no? Nabuhay siya pero parang ring, mayroon na siyang ring, no? A blood ring. Yan guys ay balot Pinoy yan na may sabaw, no? Yung balot Pinoy na walang sabaw guys, normally, ito, balot Pinoy ito na walang sabaw. Kasi wala pa siyang blood. Kung wala ka pang makitang kulay pula dyan na nag-ugat, ibig sabihin guys, ay tuyo pa yan, dry. Kumbaga itlog lang, parang itlog pa lang din siya, pero balot Pinoy na rin siya, no? So may pakita na naman tayo. Ito naman guys, pag ito yung nakita mo, so ito guys, makita nyo yan, yung sabi kong blood ring, no? Ito siya guys, nabuhay din siya, pero tignan nyo, ha. Yung blood, yung ibig sabihin guys, yung dugo umikot pabilog, wala siyang ugat sa gitna, pero yung dugo guys, ayan guys, oh, ibig sabihin siya guys ay nagdevelop siya, but something's wrong, no? Ang ibig kong sabihin, may mali or may kulang na similya na hindi sapat ng pagdevelop niya. Ang mali niyan guys, wala sa incubator, ha. Meron ako nakikita sa ibang vlog, sabi mali sa incubator o whatever. Huwag niyong bintangan yung incubator nyo guys, kasi wala dyan ang mali. Ang mali niyan guys, doon sa farm talaga, no? Hindi sapat yung similya ng barako doon sa babae, kaya nagkakaganyan. Huwag niyong sisihin yung incubator nyo pag ganyan. Yan yung balot Pinoy na sinasabi. Yan yung may sabaw guys, no? Yan yung may sabaw. Pag ganyan guys, ilabas nyo na sa incubator yan guys. Ibig sabihin yan guys, no more chance na yan. So asa ka na lang sa wala yan, no? Kaya patay na yan guys, pag ganyan patay na. So ang maganda mong gawin yan dyan guys, ilabas mo na at pabinta mong Pinoy, or kundi ulamin mo na, no? Para may pakinabang, no? Tayo nyo na puntahan nyo yung channel ni Itik Davao Farming, kasi kung gusto nyo po ng mas maraming information, mas maraming idea na malupit na idea, pakipasyalan nyo at panuurin nyo muna yung channel niya, at bago nyo malaman, no, kung talagang bitirano siya. Pero I am sure na bitirano siya guys, at I'm sure guys, subscribe kayo din doon, kasi nga isang kaibigan na malupit, na humagupit talaga yung kanya. So ganun lang guys, kita-kita tayo next video.